Philippians chapter 2 verses 1 hanggang 11. At ito po'y atin pong pag-uusapan, pagbubulayan, pagninilayan sa ilalim po ng pamagat, the value of knowing Christ. The value of knowing Christ. Meron pong isang lalaki na lumaki sa isa pong malayong lugar, sa isa pong liblib na sulok ng bayan na sa isang barangay, na kung saan ang kanya pong kaisipan, ang kanya pong pananaw ay nalimitahan lamang nung sirkumstansya na meron siya. Kung kaya't sabi niya, parang hindi ko mararanasan ang pagtatagumpay o yung pag-aasenso pag manatili lamang ako sa lugar na ito. Kaya minsan isang araw siya po'y pumunta sa Manila, at sa kanya pong pagsistay doon sa Manila, it so happened na nakilala niya ang pangulo ng kanila pong bansa, ang leader ng kanilang bansa. At ang leader niya ay nagbigay sa kanya ng inspiration na kung saan sinabi sa kanya na kung gusto mong makaranas ng pag-unlad, gusto mong makaranas ng pagtatagumpay, bumalik ka sa iyong pinanggalingan and try to look for the resources na meron kayo doon, at yun ang maging stepping stone mo upang ikaw ay maging matagumpay na mamamayan ng bansang ito. Kung kaya't itong lalaking ito na mula sa malayong baryo na pumunta sa Manila ay bumalik sa kanilang lugar na kanyang kinalakihan. Dala ang pangitain, dala ang isa pong sense of direction, at nagkaroon siya ng confidence simply because he had encountered the leader of their country. Kung kaya't ang taong ito ay pagpunta niya sa kanilang lugar, naghanap siya ng mga resources na pwede niyang magamit, ma-develop upang tunay na maabot nila ang tinatawag po nating pagtatagumpay o yung kaginhawahan sa buhay. And he identified na yung lugar pala nila ay mayaman. Mayaman sa likas na yaman, mayaman sa mga tanawin, mayaman sa pag-uugali ng mga tao na nabubuhay ng mayroong honesty, nabubuhay ng mayroong pong pagkakaisa at pagkasundo-sundo. At yun ang kanyang nakita na mga resources na pwede niyang gawing capital upang hindi lamang siya umunlad, kundi ang buong community na kanyang kinabibilangan. Simply because, when he encountered the leader of their country, nabigyan siya ng bagong pangitain, ng sense of direction, at nagkaroon siya ng confidence sa kanyang sarili. Mga minamahal sa ating Panginoon, mga kapatid sa ating Panginoon, tayo bilang mga Kristiyano at bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay mga tao na tinawag ng Diyos mula sa atin pong dating pagkatao, dating uri ng pamumuhay, tungo sa isang pamumuhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't kagaya ng lalaking ito na kanya pong binabaliwala lamang ang natural resources sa kanyang paligid noon, na hindi niya nakikita yung ganda ng tanawin na meron sila, na hindi niya nakikita yung ganda ng pag-uugali ng kanyang mga kapitbahay, noong bumalik siya doon, nakita niya, there is no other place like home. Parang ganito din ang aking kaisipan noon. Naiisip ko noon, maganda ang lugar ng Japan, ang ganda ng resort, ng mga tanawin sa Japan. O maganda na mamasyal sa Singapore, o maganda mamasyal sa Hong Kong at kung saan-saan pa. Pero kung atin pumapansin ngayon, we are discovering the beauty of our island. Tama, no? Ang isla natin na hindi natin nakikita yung ganda, ang ganda pala. Pag manunood tayo sa mga documentary na mga channels, makikita natin ang ganda ng barrier reef doon sa Australia. Ang ganda ng mga ecosystem sa ibang bansa, sa US at sa ibang bansa. Pero kung tayo po ay mag-explore ng atin pong sariling probinsya,
ng ating sariling lugar, ng ating sariling isla, mas maganda pa pala kaysa sa napapanood natin. Simply, nakita niya ang value na meron sila. At nawa sa ating pag-aaral sa araw na ito, makita din po natin ang ating kahalagahan ng ating pong pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. So makikita po natin sa verse 1 kung paano po nagbigay ng introductory remarks ang Apostol Pablo. Sa verse 2, nagbigay ang Apostol Pablo ng warning laban sa mga maling mga tagapagturo at maling katuruan. Sa verse 3, nagbigay ang Apostol Pablo ng groundwork sa pananampalataya na meron tayo, that we need to live a life of reliance to Christ and to Christ alone. In verses 4 hanggang 9, makikita po natin kung paano po nirecollect ng Apostol Pablo ang kanyang mga credentials in order for him to be recognized as a spiritually righteous sangayon po sa standard ng mga Hudyo. At maging sa verses 10 hanggang 11, makikita po natin ang personal na goal ng Apostol Pablo na kung saan I think maganda din po na atin pong gayahin at maging personal din natin na mga goals sa ating buhay. Unti-unti po natin at isa-isahin po nating pag-usapan ang mga bersikulong aking naturan. Sa verse 1, the value of knowing Christ leads us to rejoicing. Nung nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ito ay magdadala sa atin sa isa pong pamumuhay na punong-puno ng kagalakan. Ang Apostol Pablo sa aklat ng Philippos ay kanya pong inuulit-ulit ang kaisipan, rejoice or rejoicing. In fact, the word, the term rejoice and rejoicing is mentioned 11 times by Paul in this letter alone. 11 beses na binanggit ng Apostol Pablo ang mga salitang rejoice at saka rejoicing sa aklat na ito. The word rejoice, nanggaling po yan sa Griego na kairomai, na gustong sabihin to be glad, to enjoy, or to delight and experience joy. Yun po pala ang gustong sabihin ng rejoice. Pag sinabi mong rejoice, matuwa, mag-enjoy, magkaroon ng kagalakan. And this rejoicing is not based on the experiences that we have or is not based on the happenings that are happening sa ating pong surroundings, sapagkat kung atin pong titingnan, there is no reason for us to rejoice talaga sa ating kalagayan ngayon. Kaya nga ang ating spokesperson ay naging object ng bashing ngayon kasi sabi niya, nagtagumpay tayo, sabi niya noong June 30. Nagtagumpay tayo sapagkat hindi na atin naabot yung sinabi ng UP, sabi niya. Kaya maraming nagalit sa kanya. If we look at the situation that we have, yung mga daan-daan, yung mga libo-libo na nagkakaroon po ng COVID-19 cases, yung iba't ibang mga problema, yung nangyaring patayan sa Mindanao at kung saan-saan pa, makapagsasabi kaya tayo, Pastor, do we have the reason to rejoice? Meron ba tayong dahilan para mag-rejoice? But the word rejoicing in this passage is not based on those circumstances, kundi rejoicing is a result of the benefit that we have in Christ. Sa 11 binanggit o verses na binanggit ng Apostol Pablo na gumagamit ng rejoice at saka na rejoicing, ang mga bersikulong ito ay tumutukoy sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo at sa atin pong pakikiisa sa atin pong kapwa mananampalataya. So the rejoicing are the benefits that we have in Christ and that we have in our fellowship as believers. Sa araw na ito, we are doing communion. We will be reminding ourselves again
kung ano po ang ginawa ni Jesus para sa atin. And that reminder is enough for us in order to rejoice in the presence of God. Sapagkat kung wala si Jesus, ano kaya ang kalagayan natin ngayon? Kung wala si Jesus, ano kaya ang sitwasyon na meron tayo ngayon? So what are the benefits that we have in Christ? Ano-ano po ba yung mga benepisyo na meron tayo sa ating Panginoong Hesukristo? Ano-ano po ba yung mga bagay na natatamo natin dahil sa ating pakikiisa sa ating Panginoong Hesukristo? Kung kayo po ang tatanungin sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, ano ang benepisyo ni Jesus para sa akin? If we look at the history of the church, people are willing to die for Christ. People are willing to sacrifice for Christ. Ano ba ang dahilan? Bakit handa sila mamatay para kay Kristo? Ano ba ang dahilan kung bakit sila nagsasakripisyo sa ating Panginoong Jesus? What are the benefits that we get from Christ? Relevant ba si Jesus para sa atin? May ginagawa ba si Jesus sa atin? Nangungusap ba ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Ramdam pa rin ba natin ang yakap ng ating Panginoon? Nakikita pa rin ba natin ang pangitain ni Jesus para sa atin? Ano naman ang benefits na nakukuha natin sa community ng mga mananampalataya? Ang pagtitipon ba na ito ay significant para sa atin? Ang pagtitipon ba na ito ay mahalaga para sa atin? Mga kapatid, mga kaibigan, we rejoice not because of the circumstances that we have today, but we rejoice because of the assurance that we have in Christ. Sa pasimula ng bersikulong ito, sinabi ng Apostol Pablo, "In addition, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. To write to you again about this is no trouble for me, and is a safeguard for you." Sa ibang translation, sinabi sa Biblia, whatever happens, my brothers and sisters, whatever happens, if we go back sa naunang mga bersikulo, sa Philippians chapters 1 and 2, makikita po natin yung mga words na tinutukoy ng Apostol Pablo. It refers to the struggles that are being faced by Paul. In fact, ang aklat ng Filipos, sinulat ni Pablo doon sa loob ng bilangguan. Nakapiit siya dahil sa kanya pong pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Na bagamat ipinagbabawal ang pangangaral ng ebanghelyo at pinagbawalan ang mga Kristiyanong mangaral patungkol kay Jesus, tama yan ano? If we go back doon po sa Book of Acts, pinatawag yung mga alagad, kinulong sila, tapos sabi ng Sanhedrin, palalayain lamang namin kayo, basta mangako kayo, huwag na kayong mangaral sa pangalan ni Jesus. Pero ang sagot ng mga alagad, mas nanaisin pa naming sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Yung sinabi ng Juan, sabi ng mga apostol, mas nanaisin pa naming sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Sapagkat maliwanag ang pangangaral, ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Sa Matthew chapter 28, humayo kayo at mangaral sa lahat ng bansa. And then sinasabi ng gobyerno sa panahon ng mga apostol, bawal mangaral. Kaya nga marami sa kanila ang napugutan ng ulo. Marami sa kanila ang binato hanggang mamatay. Marami sa kanila ang tinulak sa mataas na building. Dahil po sa kanilang pangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. At si Pablo, kahit siya po'y nakapiit at meron siyang kadina, meron siyang tanikala,
Nagsulat pa rin siya sa mga mananampalataya sa Filipos at sinasabi niya, kahit ganito na ang nangyari sa akin, magalak kayo. Magalak kayo. Whatever happens, that's why rejoicing is not based on the circumstances that we have, but our rejoicing is based on the assurance and the security that we have in Jesus. Pwede bang pakisabi sa inyong sarili, secured ako kay Jesus. Sigurado ako kay Jesus. Amen. Hallelujah. In verses 2 and 3, makikita po natin, knowing Christ lead us into proper doctrine. Ang pagkakilala natin kay Jesus ay magdadala sa atin sa tamang paniniwala. Paul is warning Christians in this passage about the influence of the false teachers. Kesa panahon pala ng mga apostol, ang dami ng mga false teachers. Ang dami ng mga maling tagapagturo. Ang dami na ng mga tao na kung saan ay nangangaral ng hidwang pananampalataya. There are false teachers that are teaching in different parts of the world. At minsan, itong mga false teachers pa na ito ang mas, ang tawag natin dito, mas porsigido, tama yan, no? Na mangaral at humayo. In Acts chapter 15, makikita po natin, if you have your Bible, just go over with your Bible. Sa Acts chapter 15, nung malaman ng mga tao sa Jerusalem na ang Apostol Pablo at saka si Barnabas at saka si Silas at iba't iba pang mga tagapagturo sa Antioquia ay pinadala ng kanilang iglesia sa iba't ibang dako ng mundo, especially sa Europa at saka sa Asia, pumunta sila sa Antioquia. At pagpunta nila sa Antioquia, wala silang ibang pakay kundi ang maghasik ng confusion sa mga mananampalataya. Yan ang ginawa ng mga tao sa Jerusalem. Pumunta sila sa Antioquia at naghasik sila ng confusion. Ang sabi nila sa Acts chapter 15, hanggat hindi kayo sumunod sa kautusan ni Moises at kung hindi kayo magpapatuli circumcision, you can never be a true Christian and a true believer of Christ. Yun ang konteksto nung passage na binabasa po natin ngayon. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo, hindi naman pagtutuli ang dahilan ng ating kaligtasan, kundi ang ating pakikiisa sa ating Panginoong Hesukristo. Paul is warning Christians about the influence of false teachers, especially for those who are adding legalism sa ebanghelyo na meron tayo. Pastor, ano po ba ang gustong sabihin ng ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay mabuting balita na kung saan ang Diyos ang nagbigay ng kaparaanan upang tayo'y maligtas at walang bayad. Amen. Yan ang gustong sabihin ng ebanghelyo. It is the good news where God provided us salvation for free. Tayo po ay lumaki sa kaisipan na upang tayo po ay maligtas, dapat sumunod ka sa 10 utos ng Diyos. Upang ikaw ay makapunta sa langit, dapat ikaw ay magsimba. Upang ikaw ay makapunta sa langit, dapat ikaw ay maging relihiyoso. Di ba yan ang ating kaisipan? Yan ang kinalakihan natin na paniniwala. Upang ikaw ay maligtas, kailangan mong manalangin. At kung ikaw ay mamatay, dapat kang ipanalangin ng iba.
Kaya nga tayong mga Kristiyano na naniwala sa Biblia, hindi tayo nanalangin para sa mga patay. We do not pray for the dead. Wala tayong nobena. Wala tayong rosaryo. Bakit? Sapagkat ang tao'y naligtas hindi sa pamamagitan ng panalangin na iniaalay para sa kanila, kundi sa pamamagitan ng sakripisyong inialay ni Jesus para sa atin. Amen. We could not sacrifice for others in order for them to be saved. Nor we could not sacrifice for ourselves in order for us to be saved. Hindi po natin kailangan magsakripisyo para sa iba upang sila ay maligtas. O kailangan po nating magsakripisyo para sa ating mga sarili upang tayo'y maligtas. Sapagkat ang sakripisyo ni Jesus ay sapat para sa ating lahat. Pakisabi sa inyong sarili, sapat ang sakripisyo ni Jesus para sa akin. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 5, sa talatang 8 ay ganito. Kindly open your Bible with me. Romans chapter 5, verse 8. But God proves His own love for us in that while we are still sinners, Christ died for us. How much more then, since we have now been declared righteous by His blood, will we be saved through Him from the wrath? For if while we are enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, then how much more, having been reconciled, will we be saved by His life? Mga iniibig sa ating Panginoon, yamang hindi po sapat ang pwede po nating magawa upang tayo po'y maligtas, ang Diyos ay gumawa ng paraan upang ibigay sa atin ang kaligtasan. So we are saved by grace and not by our works. Ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Efeso chapter 2 verses 8 hanggang 9 ay ganito. For you are saved by grace through faith, and this is not from yourselves. It is God's gift, not from works, so that no one can boast. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. We are saved by grace. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung kahit ang kaligtasan po natin ay hindi po sarili po nating gawa, kundi ito po ay isang kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan na meron tayo, ang kaligtasan na ini-enjoy natin, ang kaligtasan na nagre-rejoice tayo, kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo sa verse 1, ay bunga ng isang kaloob. Kaya nga, kung iyo pong tingnan ang root word ng rejoicing, the root word for that is gift. We rejoice because of the gift that we receive. And this gift is none other than salvation. Ang gift ay hindi in-earn. You are not working for the gift. Kung iniisip mo, maging mabuit, mabait akong tao para pagdating ng December, may gift ako kay nanay. Hindi yun gift ang tawag doon. Ang tawag doon ay reward. Tama, no? It is not gift. It is a reward. Binigyan ka kasi you are worthy for that. Yan ang kaisipan ng marami sa gift. Kailangan ko mag-work na maayos kasi pag mag-work ako ng maayos, may gift ako kay boss. Hindi yan siya gift. Ang tawag talaga doon, reward. Because gift is something na ibinibigay sa'yo kahit hindi ka karapat-dapat tumanggap nito. Amen. So dapat ma-distinguish po natin ang difference ng gift at saka sa reward. Always remember that our salvation is a gift and it is not a reward. Since we are saved,
We are looking forward for the day where we will receive a reward from God. Pero ngayon, what we are enjoying are yung gift ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. In verses 4 hanggang 9, Paul recounted yung kanya pong quote-unquote credentials for salvation. But here in this passage, knowing Christ will lead us into the proper perspective. Kung nakikilala mo sa Jesus, nagkakaroon ka ng tamang perspektibo sa buhay. In this passage, ulitin po natin, dinescribe ni Apostol Pablo ang kanya pong credentials. In fact, his credentials are impressive. Ang sinabi ng Apostol Pablo sa kanya pong credentials, sa verse 4, sabi niya, "Although I have reasons for confidence in this flesh," sabi niya, "may dahilan ako para magmalaki," sabi ni Pablo. "Sapagkat una," sabi niya, "I was circumcised on the eighth day. I am a true Israelite," sabi niya. "Ako ay nabibilang sa tribo ni Benjamin. Isa akong Hebreo. Sumunod ako sa kautusan. Yamang ako'y isang Pariseo." Kasi ang gustong sabihin ng Pariseo, the one that separates from the world. Yan ang gustong sabihin ng Pariseo. The one that separates from the world. So wala sila, hindi sila nagfi-fiesta, hindi sila nagsayaw sa fiestahan, hindi sila nagsayaw sa sayawan, hindi siya nag-inuman, wala din siyang kalaguyo, at wala din siyang karelasyon na hindi niya asawa. Kaya sabi niya, "I am a Pharisee." Kaya sabi ni Jesus Christ, "If you can surpass the holiness of the Pharisee, you can be saved." Ay, wala naman talaga makasurpass sa holiness ng Pharisee. 3 times a week silang nagfa-fasting. Ay, tayo, mag-announce si Pastor Andrew, "May fasting tayo." Amen, ang sabi ng lahat ng mga miyembro. Nakulang nakabalik. So how can we be saved? Kung ang gamit natin, ang standard ng mga Hudyo, hindi talaga. We are only saved by the grace of God. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi ni Pablo sa verse 6, regarding zeal, pagdating sa kasigasigan, masigasig ako up to the point of persecuting the church. Regarding righteousness, sabi ni Apostol Pablo sa verse 6, I am blameless. Aba, nasabi ni Pablo yan. Regarding righteousness, sa pagsunod sa kautusan, I am blameless. I am blameless. Pero pagdating sa verse 7, ang sabi niya, ngunit ang lahat ng yan ay hindi makapapantay sa halaga ni Jesus. In fact, ang sabi niya sa verse 8, I consider them as a dung. Sa ibang mga bersikulo, I consider them as garbage. Yung lahat na aking na-achieve, Hudyo ako, na-circumcised ako, na ako ay blameless, na ako ay righteous, na ako ay masigasig sa aking pananampalataya, walang halaga pala yan. Walang halaga pala yan kung ikumpara ko sa halaga ni Jesus. Sometimes we are placing value to other people more than the value of Christ in them. Sinabi ng Apostol Pedro sa chapter 2 ng 1 Peter verse 7, what is the value of Christ for us? Ano ba
ang halaga ni Jesus sa atin. Sa 1 Peter chapter 2 verse 7, sabi ng Apostol Pedro, kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang mga nasa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Para sa mga sumasampalataya kay Jesus, ang mahalaga para sa atin ay walang iba kundi siya. Ang mahalaga para sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa verse 8 ng Philippians chapter 3, sinabi ng Pablo, more than that, I also consider everything to be a loss in view of the surpassing value of knowing Christ, my Lord. Yung napag-aralan ko, yung na-achieve ko sa buhay, yung aking ethnic background, yung aking righteousness and holiness sa aking pagsunod sa aking relihiyon, walang halaga yan ikumpara sa ningning ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga may kanta sila nung unang panahon na bituing walang ningning. Alam niyo ba yung kwento ng bituing walang ningning? Di alam ba yon? Si Sharon Cuneta yung gumanap sa palabas na yon. Tama yun ano? Si Sharon Cuneta ba yon? Tama ba? Tama. Parang hindi kayo nanood noon na. Eh si Sharon Cuneta, nung una pala, yung mga fans pala, halos hindi na makatulog sa kalsada para makita niya lang ang kanyang idol. Sino ang idol ni Sharon Cuneta doon? Yung nagsabi sa kanya na, you're nothing. Tama ba yun? But I'm trying hard. Oh, yan. Copycat. Oh, hindi kasi matanggap ni Cherry Hill na siya ay nasasapawan na ng ningning ni Sharon Cuneta. Pero sabi ni Sharon Cuneta, ako ay bituing walang ningning. Nawa sa ating mga buhay, ang nagniningning sa atin ay si Jesus at hindi ang ating sarili. Amen! Si Jesus ang nagniningning sa ating mga buhay at hindi ang ating sarili. Hindi mangyari sana sa atin na itaas ang krus ni Jesus sa ating mga buhay. Ngunit sa halip na si Jesus ang nakabayubay sa krus na yon, ang nakikita ay ang ating sarili. Ang napaparangalan ay tayo at hindi si Jesus. Christ is our confidence in 1 Peter chapter 2 verses 20 to 21. And this Christ will lead us into the new life. So what are the marks of the true Christian? Dito po sa mga bersikulo na ating pinag-aaralan, si Jesus, ang tunay na Kristiyano, is being marked not by being perfect or attained perfection. Ang Kristiyano ay hindi perpekto at kailanman hindi maging perpekto sa mundong ito. But the true mark of a true Christian is this. He longs for Christ and thirsts for Christ like a hungry baby for His word, His fellowship, and His power. Ang marka ng isa pong tunay na Kristiyano ay yung kanyang desire na makilala si Jesus. Ang kanyang desire na makaniig si Jesus. Ang kanyang desire na maranasan ang kapangyarihan ni Jesus. Yan ang sinasabi ni Pablo sa verses 10 to 11. That's why knowing Christ will lead us into eternal goals. Our goal is to know Christ. Amen. Nagsisimba tayo
Hindi dahil masaya magsimba sa Foursquare, kundi dahil gusto natin makilala ng lubusan si Jesus. Kaya kung may nangangaral, kung may nagtuturo, nakikinig tayo at nag-aaral tayo at sinasaliksik natin ang salita ng Diyos. Hindi na kung magsimba tayo, nakabukas ang ating mga cellphone, ang ating mga gadget, tapos naglalaro tayo ng Minecraft habang nagsisimba. It is not. If our goal is to know Christ, then every day we are studying His Word. Amen. Amen. Bilangin natin, ngayong linggo, ilang beses tayo nagbukas ng Bible natin at ilang beses tayo nagbukas ng ating cellphone ngayong linggo. Kumparahin lang natin. Mas updated ba tayo sa buhay ng ating kapitbahay kaysa sa buhay ni... Sino ba yun? Abimelech sa Bible. Hindi tayo kilala yung mga taong yan. Alam ba natin ang dahilan kung bakit bumagsak si Asa? Alam ba natin ang dahilan kung bakit si Hezekiah at maganda ang kanyang leadership ay bumagsak siya sa spiritual na standard ng ating Panginoon? Mas familiar pa tayo sa BTS. BTS ba yun? Kaysa sa mga character sa Bible. Kaya mayroong nanood ako kanina, tinanong siya, sino ang unang tao sa mundo sang-ayon sa Biblia? Ang sagot niya ay, matching. Imagine. Knowing Christ is our eternal goal. So we have our fellowship with Christ, and our fellowship with Christ is all that truly matters for us. And through this fellowship, we fellowship in His death, and we fellowship in His resurrection. Yan sinasabi ni Pablo sa verses 10 to 11. In His death, it means we as Christian believers are living a selfless life. We empty ourselves before Him and we die on ourselves. In His death, it means to strip off our spiritual righteousness. Tanggalin po natin, hubarin po natin ang ating spiritual na mga katwiran sa buhay na ito. Ang ating mga titulo, ang ating mga achievements. In His resurrection, it means that we need to live a life of newness. Masasabi po natin, kagaya ng sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 2, verse 20, not I, but Christ that liveth on me. Nawa yun ang ating masabi? Hindi ako, kundi si Jesus ang nabubuhay sa akin. Let me end this reflection with a story. May isang lalaki sa kagubatan pa rin at ang kanyang ikabubuhay ay nangungulekta ng kahoy. Ginagawang firewood at ibinibenta sa bayan. Isang araw, may nakita siyang isang magandang puno na nakatayo malapit sa batisan. Sabi niya, ang ganda ng puno na ito. Pwede itong maging source ng excellent na firewood. Kaya inakyat niya ang puno at unti-unti niyang pinuputol ang mga sanga ng puno. Sa kanyang pagputol ng sanga ng puno, ang kanyang wasay, ano wasay bang tawag kali sa Inrolis o Jungan? Wasay ra. Kaya daw wasay, nahuyog hagto sa sapa, sa tubi. Ay abang rayom tong tubig. Daok si dagyangoy. Sabi niya, Lord, sabi niya, tulungan mo ako. Kung hindi ko makita ang wasay ko, paano kami mabubuhay? Sabi niya. Ay mabait naman ang Lord. Nagpakita sa kanya ang Lord.
Sabi ng Lord sa kanya, anak, ano ang kailangan mo? Sabi niya, Lord, yung kaisa-isahang source of livelihood ko, yung wasay, yun lang ang pag-aari ko sa mundong ito, nahulog sa tubig. Hindi ako marunong maglangoy. At kung hindi ko makuha yon, mamamatay ako, mamamatay ang asawa ko, mamamatay ang pamilya namin sa gutom. Ay mabait naman si Lord. Kumuha ang Lord sa ilog ng wasay, gawa sa ginto. Sabi ng Lord sa kanya, ito ba ang hinahanap mo? Ginto na wasay, ito ba ang hinahanap mo? Sabi niya, hindi po. Kumuha ulit ang Panginoon ng wasay sa tubig, gawa naman sa silver. Sabi sa kanya, ito ba ang wasay mo? Anong sagot niya ulit? Hindi po. Kumuha ulit ang Panginoon ng wasay. The time ang nakuha ng Panginoon na wasay, yung wasay niya talaga. Sabi niya, ito ba ang hinahanap mo? Nagtalon sa tuwa yung lalaki. Yan po, Panginoon, ang hinahanap kong wasay. Tuwang-tuwa siya. Kaya sabi ng Panginoon, dahil honest ka, ito na ang wasay mo, ito pa ang ginto na wasay, ito pa ang silver na wasay. Sabi nung lalaki, anhin ko naman itong maginto na wasay na ito. Umuwi siya sa bahay, tuwang-tuwa siya kasi nakita niya ang wasay niya, nabalik na ang wasay niya, tapos dala-dala niya rin yung ginto na wasay. Pagdating niya sa bahay, lumaki ang mata ng asawa niya. May ginto siyang wasay. May silver siyang wasay. Sabi ng asawa niya, anong gagawin mo dyan? Sabi nung lalaki, ay iwan ko. Itago mo. Sabi niya sa kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, pwede nating ibenta yan. Pwede nating ibenta yan. Yayaman tayo. Kaya binenta nila yung wasay na ginto. Bininta nila ang wasay na silver. Naging mayaman sila. Naging mayaman sila. Pero kinabukasan, balik ulit ang lalaki sa bundok, nangahoy ulit siya. Kasi ang alam niya lang gawin, mangahoy. Wala siyang ibang alam na gawin. Yung kapitbahay, nagtaka. Sabi ng mga kapitbahay, bakit kaya nagyaman, biglang nagyaman itong lalaking ito? Minanmanan nila at narinig nila sa pag-uusap ng mag-asawa ang kwento ng lalaki na siya'y pumunta doon sa may ilog na banda na yon, ipinakita ng Diyos ang wasay. Kaya sabi ng kapitbahay, pupunta din ako doon kinabukasan. Punta din ang kapitbahay kinabukasan. Umakyat din siya sa puno na yon. Nagsimula din siyang magputol. Tapos, kunyari aksidente, tinapon niya sa tubig yung wasay. Sumigaw din siya, Lord! Anong mayayari sa amin? Nagpakita ulit ang Lord sa kanya. Sabi ng Lord, anong kailangan mo, anak? Sabi niya, Panginoon, ang kaisa-isahang wasay ko nahulog sa tubig. Kaya kumuha ang Panginoon ng wasay sa tubig. For this time, ang kinuha ng Lord na wasay, yung wasay niya. Sabi niya, ito ba ang hinahanap mo? Sabi niya, hindi yan, Panginoon. Kumuha ulit ang Panginoon ng wasay sa tubig. Silver ulit na wasay. Ito ba ang hanap mo? Sabi niya ulit, hindi yan, Panginoon. Kumuha ulit ang Lord ng wasay sa tubig. Gold na wasay. Sabi niya, ito ba ang hinahanap mo? Anong sagot niya? Yan po, Panginoon. Ano kaya ang reaksyon ng Panginoon sa kanya? Sinumpa siya ng Panginoon. Kwento lang yun ha, hindi yun makatotohanan. It is just a story that I would like to share with you as part of the illustration of what we are studying today. Do we know the value of Christ in us? Alam ba natin ang value ni Jesus sa atin? Are we like that first firewood gatherer? Na wala siyang ibang alam, kundi ang wasay lang na yon at yun lang ay kabubuhay niya. Wala siyang ibang alam, kundi si Jesus at si Jesus lang. And he is not looking for the treasures,
for the pleasures, for the influence of this world. May the blessings and favor of God be upon us.